paano niyo po na, I'm sure maraming nagtatanong sa kanilang mga isip, paano niya na-maintain yung ganyan? Yes, 49 na siya. Magsi-50 na ha, tapos ilan na po ang anak? Dalawa? Dalawa po. Lalaki pa? Yes po. So paano na-maintain na ganyan kaganda yan? Bago po ako maging Zumba instructor, kasi asawa ko Japanese. So, ang mga Hapon kasi ayaw nila ng bilog. Gusto po nila pretty at saka sexy talaga. So pretty nung, ka? Opo. Yes, yun ang gusto ko. Pretty tayo. Ano ganon. Diba? Tapos yun, napansin ko po sa husband ko, parang medyo nanlalamig siya nung nag-32 yung bewang ko. Oh. And noon, pag mayroon siyang meeting, dinner meeting, tatawag siya kusa. Maricar, you wanna join? Sabi ko, where? Japanese restaurant, we have dinner meeting. Please come. You only wear white t-shirt and jeans. Kasi daw, para kumurba yung body ko. Sabi tuloy ng mga ibang Hapon, may kapatid pa ba yan, kumbaga sa Tagalog? Pakilala mo kami. Ay, hindi. Nag-iisa lang yung asawa ko. Mm. Siyempre, kikwento niya sa akin. Sabay himas ng ulo ko, I'm proud of you. Tapos, nung bumilog na ako, where are you now? We have a dinner meeting. Can I join? No, no. Stay at home. Yun. Sakit nun na. Dito, tagos. So, I decided na magbalik ako sa pag-e-exercise. So, every morning, yung ganyan. Ano, squats. Ganon. Squat. Ah, tapos, every morning, ganon. Yeah. Okay. Iba yan! The squat! Iba yan! Ginaya ko lang siya. Ganyan. Paano po yung squat? Ah, ganon pala. Kim! Dalawang kamay. Every morning, ganon. Dalawang kamay. Palapalakaan lang. No. Yan. Every tapos, morning. Can I join, ha? Can I join? Meeting? Can I join? Japanese restaurant. Meeting. Can I join? Yun. Tapos, sa bewang naman po, nagtitwist lang ako every morning. Tapos, sit-ups. Tapos, sit-ups. Jogging. So, alam niyo na ang lihim. Tuwing umaga, 2 to 3 hours. Ganun. Tapos, can I join? Lunch, Japanese restaurant. I can't join. I go home. Ganun pala. Naikwento mo po na ang asawa nyo ay babaero. Kaya kang nagpa-sexy lalo para hindi nang babae. Ay, yes, kaya. Po. Ano ang mga senyales na yung asawa mo eh mukhang nagloloko na? Ay, ito yan. Ah, alam niyo po yan? Ang cellphone niya po noon, nakalapag sa lamesa. Oh. Kahit daanan ko yan, o pag nagpunas ako ng lamesa at hawiin ko siya, pwede. Mm. Tapos, aayain niya ako sa driving range, practice ng golf. Ay, social, golf. Oh, yes. Golfing. Oo, sa amin sipaan lang ng gamit. Tanggalin mo yung nakaharang! Ganun. Tapos, napansin ko na po, pag ako nang, kunyari, nandun na siya, can I join? Where are you ba? Driving range. Can I join? Di, dyan ka lang sa bahay kasi pa-uwi na ako pero 2 to 3 hours wala pa siya kasi nag-i-start pa lang. Yung cellphone naman po, alam niyang dadaanan ko, hahawakan niya agad dyan, ililipat ng pwesto, itataob. Oh, cellphone. Oh, sa cellphone talaga nagkakahulihan, no? Yes po. Tapos, nung nahawakan ko yung cellphone, nahawakan ko lang ah, galit, binato. Defensive. Sabi ko, oh, why did you throw your cellphone? English. Kasi Hapon siya. Hapon, oo. Diba? Tapos sabi niyang ganyan, eh kasi hinawakan mo. Kaya tinabi ko lang, mamaya mabasag. Nawakan lang, basag agad. Sabi ko, sabi ng anak ko, mama, parang may something. I know, right? Nahuli mo? Actually, yes. Maraming beses na po. Ang taray, no? Kala ko sa mga pelikulang talaga nangyayari yun, pero sa totoong buhay, may mga ganyan. Yes po. Liliwanag na ang entablado para sa pinakamagagandang babae sa balat ng lupa. Ang ating mga ulirang ina ay sasalang na sa ating palasyo. Ito ang Reina ng Tahanan!